guys. Welcome back to my channel. It's me again, Christine. At kung ikaw ay bago lang dito sa channel ko, mag-subscribe ka na at i-click mo ang tiny bell para maging updated ka sa aking mga video. Yun guys, ang i-share ko naman sa inyo ay love spell. Yung para sa pag-ibig guys. Kayo ba ay nagkakalabuan na kayong mag-asawa or kayong mag-boyfriend, mag-girlfriend or kayong magka-live-in, nagkakalabuan na ba kayo? Meron na kayong mga hindi pinagkakasunduan at parang gusto nyo na maghiwalay? So guys, kung mahal nyo pa ang isa't isa, pwede nyong gawin itong ritual na to dahil ito ay napakabisa at subok na para kayo ay hindi magkahiwalay. O kaya ay meron kang tao na nagugustuhan, ay pwede mo itong gawin. Basta siguraduhin mo lang na wala pa siyang asawa. Kasi masama po yan kapag paghihiwalayin mo sila. Guys, bago kumpisahan ang video na to, disclaimer muna, kung hindi kayo naniniwala sa mga ganitong gawain, sa ganitong ritual, i-skip mo na lang ang video na to at humanap ka ng video na gusto mo. So guys, ito lang yung mga kailangan natin dito sa ritual na ito. So, kailangan natin dito ng tissue. Yan guys, kailangan natin ng tissue at kailangan din natin dito ng papel. So, maliit lang po yung gagamitin natin na papel dito. Maliit lang yung kailangan natin. At kailangan din natin ng panulat. At kailangan din natin ng rose. So, pwede po ang dry rose na kulay red at pwede rin po ang fresh na rose na kulay red. So, kung malaki yung gagamitin yung rose, tatlong petals lamang po yung gagamitin nyo. Kung maliliit naman na tulad nito ay tatlong piraso ang gagamitin nyo. So guys, kailangan din natin dito ng honeysuckle. Honeysuckle guys, ito ay maganda rin na pang-akit. Ito guys ay maaari din na pang-gayuma at ito guys ay bulaklak din siya. Pwede ang dry, pwede ang fresh. Kung hindi nyo po alam kung ano ito, research nyo lang po sa Google at makikita nyo ang mga larawan niyan, kung anong itsura po nito. So guys, ito ay napakabisa sa panggagayuma. Napakabisa nito guys. At itong rose ay nagdadala din ng swerte sa atin. So maganda rin siya pang akit sa love, maganda rin siya na pang paswerte. At kailangan natin dito ng cloves. Tatlong pirasong cloves po yung gagamitin natin dito. Tatlong piraso po. Kung hindi nyo po alam kung ano ang cloves, i-research nyo lang po sa Google at makikita nyo kung anong itsura nyan at kung para saan siya. Ito ay napakabisa din po na pang-akit ng swerte at pang-gayuma. Napakabisa din po nito. Ang pong honeysuckle na to ay kahit ilan pwede nyong gamitin kasi maliliit naman po ito. Kahit ilang piraso ay pwede nyong gamitin. So, ganito po yung dry niya. Ayan. Ito po ay isang uri din ng mga bulaklak. So, kahit gano'n po karami yan. So, ang una nyo pong gagawin, isulat nyo dito yung buong pangalan ng taong yon. So, kailangan po buong pangalan yung isusulat nyo at pangalan niya dapat talaga, yung tunay talaga na pangalan niya. Hindi yung kung ano lang ang pagkakilala mo sa kanya o kung ano lang yung tawag mo sa kanya. Isulat nyo po kung ano pa yung mga kahilingan nyo na mahalin mo ko ng sobra-sobra, huwag ka nang tumingin sa iba. Yung mga ganun guys, kayo nang bahala kung ano yung isusulat nyo pa na kasama nito. Sulat nyo at pagkasulat nyo, naisulat nyo na yung mga dapat nyong isulat dyan. Guys, kapag naisulat nyo na yung mga gusto nyong mangyari, yung tissue, ayan, ilagay nyo siya sa pinakang gitna. So, ayan, lagay nyo siya sa pinakang gitna at ilagay nyo na yung mga kailangan na ilalagay. Ilagay nyo yung cloves, tatlong piraso, dyan sa gitna din. So, ayan, lagay nyo lang yung cloves. At ilagay nyo na din yung honeysuckle. Napakaganda nitong pampaamo, pampaibig, yan. Lagay nyo dyan. Tapos yung rose naman ay ganyan. So, bubukahin nyo siya, yung ikakalat nyo siya dyan. So, anuhin ko muna siya, guys. Tapos yung rose naman ay ihiwa-hiwalay mo siya. Hiwa-hiwalay mo siya dyan sa ano. Tatlong piraso po, kapag ganito kaliliit, ay tatlong piraso. Pwede ang dry, pwede ang fresh. Kapag malalaki naman yung gagamitin nyo, ay
tatlong petals lang po. Tatlong pirasong petals lamang. Ayan guys, kapag nakaganyan na siya, ay itutupi nyo siya. Yung tissue guys ang itutupi nyo. So mag-uumpisa ka ng pagtupi ay simula dito sa dulo. Ayan, tutupi mo siya. Tapos ganyan. At habang tinutupi mo siya ay iniisip mo yung tao na yon. Iniisip mo yung nakasulat dito na pangalan na mahalin ka niya ng sobra-sobra at huwag na siyang magloko, huwag siyang tumingin sa iba. Ikaw lang ang mahalin niya. Kayong bahala kung anong gusto niyo. Kung anong gusto niyo nakahilingan. Kung anong gusto niyo sabihin. Itupi niyo pa siya ulit ng ganyan hanggang sa lumiit siya. Basta dulo-dulo kayo mag-uumpisa. Yung mga kantuhan kayo mag-uumpisa, guys. So kapag natapos na ganyan, ay ipulon nyo siya yung last na tupi nyo. So ayan. Tapos kapag natapos nyo na, ay ganyan, namnamin nyo yung inyong mga sasabihin. Sa isip nyo lang, pwede rin ibulong nyo dito, pwedeng sa isip nyo lang. So sabihin nyo na yung mga gusto nyo sabihin, na kayo lang ang mahalin niya. Isipin nyo na, lumigaya kayong dalawa. So kayo nang bahala guys, kasi hindi ko naman alam kung ano yung inyong mga kahilingan sa inyong mga minamahal. So ayan guys, kapag naano nyo na yan, ay itali nyo siya. So itali nyo siya. At habang tinatali nyo siya, iniisip nyo pa rin yung tao na nakasulat dito. Kailangan guys ay pula yung tali na gagamitin nyo. So ayan, itali nyo siya. Yan, kapag nakatali na siyang ganyan, ito guys ay gagawin nyo tuwing Tuesday o kaya Friday. Kailangan guys ay ganyang araw kasi mas mabisang araw yan ng paggawa ng mga ritual. Pero pwede mo naman ito gawin kahit anong araw. Ang pinakamabisa lang na araw ay Tuesday at Friday. Yan kasi yung pinaniniwala ng matatanda at ng mga manggagamot at saka ng mga mangkukulam. Yan po ang mga pinaniniwalaan nila na pinakamagagandang araw kapag gawa ka ng mga ritual. So guys, ito ay ilalagay mo sa ilalim ng inyong unan. So pwede sa loob ng punda or pwede rin sa pinakang ilalim ng unan nyo. So dapat guys ay hindi niya ito makikita. Kasi maaaring makontra yung ginawa mo na ritual. Maaaring niya itong makontra kapag nalaman niya na ginawan mo siya ng ganitong ritual. So guys, ilalagay mo lang to sa ilalim ng inyong unan. So hayaan mo lang siya doon ng isang buwan o kaya mas matagal pa para mas matagal yung effect nito sa kanya. Mas matagal yung gayuma mo sa kanya. Ito ay napakabisa dyan sa mga love spell na yan. Napakaganda nito na gawin nyo kapag kayo ay naiisip nyo na may ginagawang hindi maganda yung asawa nyo. Kaya ay nanlalamig na siya sa inyo. Para ikaw lang ang isipin niya at ikaw lang mahalin niya, gawin mo itong ritual na ito. Dahil ito ay napakarami nang sumubok. So guys, napakaganda nito na gawin nyo. Dahil ito guys ay sa tissue lang nakabalot, so syempre masisira yan kasi kung matagal na masisira yan. So lagyan mo siya ng plastic. So ibalot mo siya sa plastic para kung masira man yung tissue ay hindi siya mangangalat. So kapag nakalipas na ang ilang panahon, ilang buwan, kung gusto mo na siyang itapon, ito ay pwede mo naman siyang itapon. Ibaon mo sa lupa, ipaanod mo sa mga umaagos na tubig. Or pwede mo rin siyang itapon sa basurahan. So guys, lagi niyong tandaan na ang video na to ay gabay lamang. Ang tanging pagdadasal pa rin natin sa Diyos at paniniwala natin sa Kanya ang makakatulong sa atin kung meron man tayong mga ganitong problema. So lagi niyong tandaan na samahan ng paniniwala ang lahat ng ritual na ginagawa. So yun lang guys, thank you for watching. Sana may natutunan kayo sa video na to. Bye!